Kamusta mga ka-hunter? Sa video na ito, sasagutin natin ang katanungan ng karamihan sa ating mga ka-hunter na kung si Jinprix nga ba at si Donprix ay iisa. Hindi maaaring si Jinprix at Donprix ay iisa dahil sa mga kadahilan ng ito. Unang dahilan ay noong nagkita si Gon at Jing sa Known World 3 ay sinabi nito na hindi pa siya kwalipikado na makapunta sa Dark Continent habang si Donprix naman ay nakarating na dito. Ang siyang gumawa ng libro upang maging gabay ng mga hunters. Maaaring kayo ay magtanong na kung bakit makikita sa episode 38 na ipinakita si Jing na nakasakay sa isang dragon na nagngangalang Bo at ipinakita dito ang isang napakalaking puno na lumampas ito sa kaulapan na maaari nating isipin na ito ay isang World 3 sa Dark Continent. Ngunit ito ay ang World 3 sa Known World lamang. Alam nyo ba kung bakit mga ka-hunter? Dahil ang eksena na ipinakita, ang puno ay napakaliit lamang. Iba sa inilarawan niya kay Gon noong magkita sila sa Known World 3. Ito din ay hindi lumampas sa atmosfera at sa kaulapan lamang lumampas. Pag makulimlim ang langit, parang ang dagat ng mga ulap. Gaya ng sinabi ni Jing na kapag makulimlim ang langit, parang ang dagat ng ulap. Ibig sabihin, kapag napapalibutan ng ulap, ang bandang itaas na bahagi ng puno ay masama ang panahon sa ibaba, gaya ng ipinakita sa eksena. Natakpan ito ang ulap sa bandang itaas ng puno at masama din ang panahon noon sa ibaba. Isa pang patunay din ay ang pwesto ng World 3 malapit sa baybayin ng dagat na kaparehas nga sa Known World 3. Dahil ang Known World 3 at ang eksena na ipinakita sa episode 38 ay iisa lang talaga mga ka-hunter. Dahil kung ito nga ang World 3 sa Dark Continent ay dapat makikita din natin ang butas o crater na ito at hindi ito kalapit ng baybayin ng dagat. Gaya ng nakikita natin sa kung paano inilarawan ang itsura ng Dark Continent. Ang lugar na ipinakita sa episode 38 ay isa lamang maliit na isla at malayong malayo sa napakamapanganib na lugar at lawak na meron ang Dark Continent. At wala ding dahilan sa Jinprix na magsinungaling kay Gonprix na hindi pa siya kwalipikado na makapunta sa Dark Continent dahil isang napakahalagang pagkikita nila iyon sa Known World 3 kaya masasabi kong totoong hindi pa nito napupuntahan ang Dark Continent. At kung tatanungin niyo ako mga ka-hunter kung bakit naiiba ang mukha ni Jinprix sa eksena niya sa episode 38 ay ganito ang aking paliwanag dyan. Makikita natin sa eksena ang lakas ng hangin kaya't naging iba ang itsura ni Jinprix dito. Sa katunayan, ang pinagkukuha ng imahe ng Madhouse Animation ng itsura dito ni Jinprix ay mismong manga ng Hunter x Hunter na si Yoshihiro Togashi mismo ang may guhit dito. Kaya't maaaring maging magkakaiba o hindi ang mga itsura ng parehas na karakter sa iba pang mga eksena. Ganon din ang 99 Nippon Animation version nito. Ibinasi ang pagkaguhit nito sa manga. Napapansin ko na habang tumatagal ang mga eksena at tagpo sa mga manga o episode anime ay nagiging mas detalyado at maayos ang pagkakaguhit dito. Isang patunay na nag-iba din ang pagkakaguhit sa isa sa pinakamahalagang karakter sa Hunter x Hunter ay si Chairman Isaac Netero. Ang pangalawang dahilan, malaki ang agwat ng kanilang edad. Bagamat pareho silang Prix, si Donprix ay nabuhay na ng mahigit 300 taon. Habang si Jinprix ay 31 taong gulang pa lamang ngayon. Nasaksihan din ng pinsan nito na si Mito ang kabataan ni Jinprix. Ang teoryang paglalakbay sa oras ay magiging isang malaking kalituhan lamang sa mga manonood, lalo pat may mga payag na ng mga nakaraang buhay si Jinprix. At sa tingin ko ay hindi ganito ang estilo ng pagsusulat ni Yoshihiro Togashi. Ang estilo niya sa pagsusulat sa Hunter x Hunter ay kasing katulad ng kanyang naunang obra na Ghost Fighter na ang pangunahing bida na si Eugene ay natuklasan na may ninuno sa mundo ng mga halimaw na nabubuhay pa. Kasing katulad ni Jinprix na may ninuno sa labas ng kanilang kilalang mundo na buhay pa at nagpapatuloy sulatin ang gabay na libro. Si Jinprix at Yusuke Urameshi o mas kilala nating Eugene ay magkahalintulad sa kanilang pisikal na tangkad, struktura ng mukha at walang pag-iingat at makasagli sa kanilang mga pag-ugali. Parehong pabor sa manumanong labanan at sa pag-atake ng emission. Sa kasalukuyang ipinapakita ng pag-atake ni Jing sa ngayon na uri ng emission,
at sa signature moves ni Eugene na Spirit Gun at Spirit Shotgun. Higit ka, magpapakalayo ako ha. Hulihin mo ako kung kaya mo. Hunter ka na ngayon, hindi ba? Ano naman pong hinahabol nyo? Sa ngayon ba? Mahaba-habang oras yun bago may paliwanag. Pareho pa rin ang gusto ko. Yung mga bagay na palaging nasa akin. Yung mga bagay na hindi ko nakikita sa harapan ko. Ang pangatlong dahilan, magiging walang saysay ang pamagat ng obra ni Yoshihiro Togashi na Hunter x Hunter. Oo, Hunter-Hunter ito kung banggitin. Ngunit, bata pa lamang tayo, ang karamihan sa atin ng mga batang 90s ay ang banggit dito ay Hunter x Hunter. Kahit pagbigyan nyo na lamang ako, nabigkasin ito sa parang nais ko mga ka-Hunter. Balik tayo sa topic. Magiging walang dahilan ang pamagat ng obra ni Yoshihiro Togashi na Hunter x Hunter. Dahil sa unang serye, si Gon ay ninais na maging isang hunter upang hanapin din ang kanyang ama na isa ding hunter. At sa kasalukuyan, si Jinprix naman ay ninais na makapunta sa lugar na hindi pa niya napupuntahan at ito nga ang Dark Continent. Kung si Donprix at Jinprix ay isa, bakit pa niya gusto pumunta sa Dark Continent? Gayong nakapunta na nga siya dito dahil siya nga si Don. Bakit pa siya mag-aaksaya ng panahon para maging pangalawa sa kupuna ni Beyond? At kung nakapunta na nga siya rito, hindi niya na kailangan ng tulong pa ng iba. At dahil siya nga ang gumawa ng gabay na libro patungo sa Dark Continent, may alam siyang paraan kung paano makapunta dito ng madalian. Pero bakit ko nasabi na magiging walang saysay ang pamagat ng obra ni Yoshihiro Togashi na Hunter x Hunter? Obvious naman na sa Dark Continent arc ay mabibigyan ng eksena dito si Jinprix na kung paano niya maipapamalas ang pagiging isa niyang hunter. Dahil kung si Gon ay ninais na maging isang hunter upang hanapin ang ama niyang isa ding hunter, at si Jing naman na ama ni Gon na isang hunter at nais na sundan ang bakas ng isang hunter na nagawa ng galugarin ang Dark Continent, kung gayon, kung sinasabi nilang si Jing at Don ay isa, parang yun ang sinabing sinusundan ni Jinprix ang sarili niya. Sa madaling salita, ang pamagat na Hunter x Hunter ay may kinalaman sa storyline nito, ang paghahanap ng isang hunter sa isa pang hunter, gaya ng ipinakita nitong mga natapos ng eksena na kung paano hinanap ng batang hunter ang ama nitong hunter din. Kaya dapat si Jinprix ay makita din natin na mahanap niya si Donprix. Dahil kapag si Jing at Don ay isa, mas maganda kung tawagin na lamang natin ang palabas na Hunter to the Future para mahanap ni Jinprix ang sarili niya. At dito na muna natin puputulin ang paksa na ito. Marami pa tayong sasagutin. Isa na dito kung si Donprix nga ba ay ang unang chairman ng Hunter Association. Ito ay sa mga susunod na nating mga videos. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay si Donprix. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Kasi, Hunter.